Okay, magandang hapon po sa inyo lahat at katatapos lang po ng pulong ng pinaka-core group ng Revolusyong Filipinismo para sa isang revolusyonaryong gobyerno. At ang pinaka-maikting na mangyayari na kinakaharap ng ating bansa sa punang sambayan ng Pilipino ay ang pagtaas ng presyo ng lagis sa mundo bunga ng pagpasok ng Russia sa Ukraine. So ang amin pong napag-usapan ay ang pagpasok ng Russia sa Ukraine ay nagresulta ng isang pagtaas, ay isang worldwide o pambuong daigdig na pagtaas ng presyo ng mga petrolyo at iba pang mga produktong galing sa petrolyo. So ito po ay magkakaroon ng isang krisis. At sa amin pong pagtingin ay hindi dapat maliitin ng ating pamahalaan at hindi dapat maliitin ni Pangulo Duterte ang pangyayaring ito na pagtaas ang presyo ng lagis sa mundo 135 per barrel sa buong mundo at sinasabi nila na maaaring tumaas pa ang presyo ng diesel at saka ng gasolina dito sa Pilipinas ng hanggang 100 pesos per liter. Ang implikasyon po nito ay ang pagtaas ng presyo ng lahat ng mga bilihin, manok, karne ng baka, karne ng baboy, at pati ang pagtaas ng feeds at ang pagtaas ng presyo ng wheat na siyang nagiging source ng ating raw materials, ng ating harina na nakahiligan na ng maraming mga Pilipino, milyong-milyong mga Pilipino ang kumain ng pandesal sa umaga at mag-pag-inom nila ng kape. So, what is frightful or what is frightening in this situation is that the spike in the oil prices will result in the increase in the oil prices of other prime commodities in this country. At nakikita natin na nanawagan si Pangulo Duterte na magkakaroon ng special session ang Congress at saka Senado upang pag-usapan particular itong oil crisis at pag-usapan po ang oil subsidy. At pinag-usapan na po na kung magkano, I heard 7,300 ang ibibigay sa mga driver ng jeepney, driver ng bus, driver ng iba't ibang mga transportation facilities para hindi ka magkaroon ng crisis sa transportasyon. The problem is, considering the present status of the financial situation of the country, how long, gaano katagal masusustinahan ng ating pamahalaan ang pagbibigay ng oil ay pagbibigay ng subsidy sa lahat ng mga manggagawa sa transportasyon at sa iba pang mga industriya na may kinalaman sa pagtaas ng presyo ng lagis. So in all past situations sa nakaraan, ang pagtaas ng presyo ng lagis ay nagresulta ng pagtaas ng presyo ng mga prime commodities. Sa isang banda naman po, ang Revolusyong Filipinismo para sa isang revolusyonaryong gobyerno, tinitingnan at pinag-aaralan itong mabuti ang krisis sa langis na ito bilang isang pagkakataon. Sabi nga, anumang uri ng krisis ay isang oportunidad o isang pagkakataon. Nagbibigay ng pagkakataon. At ano nang ibig natin sabihin? Ang oil crisis na ito ay isang trigger mechanism o isang mitsa na siyang magtutulak sa atin para pabilisin natin ang ating pag-organisa para sa isang revolutionary government. At ang crisis na ito sa lagis ay isang mag-expose
Sa patagal na namin sinasabi na ang political institutions sa ating bansa, simula pa kay Bonifacio hanggang kay Duterte, ay flawed, defectivo, corrupted, at talagang dysfunctional. Ang ibig ko sabihin nito, gaano mang kagaling, gaano mang kabrilyante ang magiging Pangulo ng Pilipinas, ay hindi niya matutugunan ng mga pangangailangan ng sabay ng Pilipino sa punang ekonomiya at ang politika sa ating bansa. Sapagkat ang mga political institutions na umiiral sa ating bansa ay hindi maaaring tugunan ang mga mabibigat na problema, lalong-lalo na ito. In other words, the oil crisis will serve to further emphasize and to clarify between the Filipino people ang imperative o pangangailangan, may team o mahigpit na pangangailangan para magdeklara na ng isang revolutionary government. Sapagkat, ulitin ko, ang mga umiiral na institusyong politikal sa ating bansa ay hindi na kayang tugunan ang mabibigat na krisis at mabibigat na problema sa ating bansa. Katatapos lang ng COVID, katatapos lang ng isa natin kukunin naman ang ating possible warm bodies. Because every declaration or establishment of a revolutionary government calls for the people power component, the military component, and then the political component. Nandyan ho ang problema ni BBM for disqualification, kinakaharap din disqualification. Ang kinakaharap din ni BBM sa punto ng COMELEC Smartmatic na pandaraya na maaaring kaharapin ni BBM. Para sa amin ho, hindi importante kung sino man ang nakaupong presidente. Kung gusto ni Digong na magdeklara bago June 30, bago siya bumaba sa kapangyarihan, well and good. Okay lang na magdeklara si Duterte ng isang revolutionary government if he sees his fit and proper for him to do so. Kung magdidilidali si Duterte at hindi pa niya dedeklara ang isang revolutionary government, ay hindi po kami nasisiraan ng loob. Sapagkat matagal na namin sinasabi na hindi magagaling sa presidente ang pagdeklara ng isang revolutionary government. Magagaling sa tao. At kapag handa ang tao at mangunguna ang tao sa pagdideklara ng revolutionary government, walang option o walang pagpipilian ng presidente ng kasalukuyang presidente ng Pilipinas kundi sumunod sa kagustuhan ng tao. Sabi nga ng magiging senador ng Salvador Panelo, the law, the welfare of the people is the supreme law of the land. Ang basis mo ng pagdadeklara ng isang revolutionary government, the Philippines is a republican state. All and sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Yun po ang pinagbabasihan ko. Bakit po? Kinukuha lang ng in a revolutionary government, binabawi lang ng tao mula sa mga congressmen, mula sa mga senador, ang kapangyarihang dinelegate lang nila sa kanila. Yun po ang ibig sabihin ng revolutionary government. In the same manner that the revolutionary government binibigay ang legislative and judicial and executive powers in the hands of one man, the president of the Republic of the Philippines. Pero even then, the people reserves their sovereign power and the sovereign right to withdraw it from any president if they want to do so. If it's their heart's desire to do so, to remove that power from the hands of any president na may install nila. Kung si Duterte may install, pwede naman bawiin ang tao kung hindi sila kontento sa pamamahalan ni Duterte. O lalo na kung ang mga taong nakita na nakapaligid kay presidente ay yun at yun na rin ang mga taong uugit sa pamahalaan, ay hindi katanggap-tanggap sa masa ng sambayan ng Pilipino. Kung si Bongbong naman ay kukubabawan
ng isang panibagong set of oligarchs ay siyempre hindi rin gusto ng sambayan ng Pilipino na magdedeklara ng isang revolutionary government pagkatapos mag-i-install tayo ng isang presidente na kinukubabawan ng isang bagong grupo ng mga oligarko at magkakaroon tayo. We'll have the same problem. Status quo antebellum ang sabi nila dito. We will be back to zero. So, ayun po ang situation. Bukod pa sa iba pang bagay na natalakay namin dito sa aming core group meeting na merong kinalaman po sa isang estratehiya. Hindi ko na po babanggitin ang detalye. Isang estratehiyang pang-ekonomiko na siyang magiging paraan para makalaya ang sambayan ng Pilipino sa kamay ng mga oligarko sa larangan ng ekonomiya. At pinag-aaralan po rin namin ang sinasabi nating revisionism at pinag-aaralan historical revisionism at pinag-aaralan po namin kung paano ang pagpapalaganap ng isang ideolohiyang Pilipinismo na kung saan lilinaw sa ating pag-aaral ng kasaysayan kung sino ang tunay na bayani, kung sino ang mga huwad na bayani ay magkakaroon ng isang tunay na pamantayan patay sa ideolohiya. O hindi na po ako babanggit ng partikular ng mga tao na pinag-aawayan natin ngayon. Si A ay isang bayani o si M ay isang bayani o isang kalaban ng sambay ng Pilipino. As to who are the real heroes, as to who are the real martyrs, the standards or basis for judging the historical figure who will be judged by history as the real hero and who is the fake hero will be based on how the ideology of Filipinism is propagated, inculcated, and more importantly, the ideology of Filipinism is internalized, naisa sa puso, naisa sa isip, at naisa kaluluwa. Nilo, sa larangan po ng tataas na halaga ng kuryente, halaga ng... ano po ang inyong mungkahi para dapat na gawin ni ng namamuno ng revolutionary government para maibsan ang kahirapan ng mamamayang Pilipino? Well, I know that's a leading question kasi matagal na dating advocacy yan noong paman kasama natin. Gusto kong bigyan ng kredito si Kabuts Valdez na kasama natin sa pag-advocate na ang gobyerno o nationalize na ang mga public utilities. Ang unang dapat gawin ng isang presidente, at hindi pa daw huli kayo, kahit si President Duterte, bigyan niya tayo ng isang patakaran sa pamamagitan din ng Kongreso, kung gusto nila, o isang executive order o isang legislation to the effect na magte-take over na ang gobyerno sa tubig. Magte-take over na ang gobyerno sa kuryente at magte-take over na ang gobyerno sa iba pang mga public utilities power. Ang sa ganon ay maipsan. Pagtaas pa ng kuryente, pagtaas pa ng tubig, kasabay ng pagtaas ng mga prime commodities ng bigas, gulay, karne, baka lahat ang hindi ng pagkain, at pagtaas ng transportasyon, bayad sa transportasyon, ang pasahin, ay lalo pong magkakaroon ng taghirap, paghihirap ang sambayan ng Pilipino. So, tama ka, the first act of any president, even under a revolutionary government, is to nationalize all public utilities. Sa larangan po ng food security, na inaasahan nating magiging kulang sa hinaharap ang pagkain, kailangan mo bang magkaroon na ng price control dito sa ating bansa? Sa akin pagtingin, kasi kailangan talagang magkaroon ng price control. At may patutupad mo lamang yan, maaari mo ipatupad ngayon
ni Presidente Duterte ang bagay nito. Pero mas madali mong may patutupad at mas epektibo mong may patutupad sa ilalim ng isang revolutionary government ang price control. Sapagkat, alam mo naman, marami nagpapalusot dyan, maraming, at saka because of corruption, ay lumulusot ang mga through bribery and corruption, ay na lumulusot ang mga pagtaas ng o pag-increase ng presyo ng prime commodities ng ating bansa. Sa huli ho, ano ang panawagan niyo sa mamamayang Pilipino bilang paghahanda dito sa mga darating pang mahigpit na krisis sa buhay ng Pilipino? Muli, sa alam po ng Revolusyong Pilipinismo para sa isang revolutionary government, nananawagan po kami na mag-cooperate po kayo, tumulong kayo sa pagbubuo ng mga revolutionary councils sa lahat ng mga probinsya, 81 provinces, 35 major cities, and 1,300 municipalities, and 42,000 barangays all over the country. We need to speak in one voice. At ang talagang balak po namin ay kapag nakahanda na lahat ng mga provincial councils nito, ay simultaneous po, sabay-sabay, na sisigaw at magkakaroon ng isang clamor o panaghoy para sa isang revolutionary government, and at the same time, take over the provincial capitals, the city councils, city halls, and municipal halls, as well as barangay halls, in a simultaneous fashion all over the country. That is, and of course, we are confident that the AFP or the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police will be on our side so that our revolutionary government will be a howling success in the future, in the near future. Isang napakahalagang karagdagang punto na hindi masyadong natalakay ay ang Great Reset sa world currency. Magugutitan ninyo, mga kababayan ko, na ang pinaka-dominanting currency o pera dito sa buong mundo ay ang petrodollars. At nawala nga ang gold reserves ito since 1972 pa, at inimpose ng fiat by fiat ng United States of America, backed up by the US government. Ang maganda pong lumitaw dito sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine ay ang pag-freeze ng mga assets ng Russia, ng mga European countries, at ang Estados Unidos. Ano ang naging resulta nito? Ang pagsalakay ni Putin ay mayroong isa pang layunin. Number one, yung he called the bluff of NATO. Anong sinasabi ng mga Ukrainians? Puro pangako lang ang NATO. Pero nung umusis yun na si Putin sa Ukraine, ay wala namang silang nagawa. Ang nagawa lang nila ay ang mag-freeze. Mag-freeze ng mga assets ng Russia. At the same time, yung lumilitaw ngayon na ang number one supplier ng oil sa buong mundo, ang magiging number one source ay ang Russia. So, the Great Reset in world currency is now afoot. Lumitaw ang isang pagkakataon na sa pamamagitan ng alyansa ng Russia tsaka ng China, sampu ng North Korea tsaka ng iba pang mga bansa, na kaalyado nila sa BRICS. Ang BRICS po ay maalala natin, ano yung B? Brazil. R is Russia. I is India. C is China. S is South Africa. At sa tingin po natin, sa ating analysis, marami pang mga bansa ang sasali dito sapagkat sila ay sukang-suka na
sa paghahari at pagdodomina ng dollar bilang international currency at instrumento sa pananakop ng Estados Unidos at ang Western Europe. The Anglo-American combined under the dollar and the euros na pag-control sa ekonomiya ng buong mundo. So, the salutary effect of Russia's invasion of Ukraine is the fact that the great reset in world currency is now has now begun. In other words, mahusay ang simula ng pag-reset ng world currency. At hindi na nga nangailangan pa ng mahabang labanan sa pagitan ng Russia-China combined at saka ng Estados Unidos. So yun po ang isang napakahalagang epekto. Hindi lamang hinarap ni Putin ang challenge at saka bluff. He called the bluff of NATO countries as well as the United States. And at the same time, it became a great opportunity for a great reset in world currency, which will result in the benefit of all countries of the world, especially the poor and developing countries of the world, which have become victims of dollar diplomacy and dollar currency. Oh, maraming salamat po. Maraming salamat po, Canelo.